mga ka-good vibes. Happy 2021. Andito tayo ngayon sa aking episode 8 ng Love Letters. Tutunghayan po natin ang buhay pag-ibig ng ating love sender ngayon. Dear Miss Pretty Kate, magandang gabi sa inyong lahat at lalong-lalo na sa magbabasa ng aking buhay karanasan na si Miss Petiki. Ako'y tinagurian sa pangalan na Tado. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. But before that, I want to say thank you so much sa mga taga-subaybay ng iyong programa. Itong storya na ito ay tungkol sa isang babae na hindi ko malilimutan habang buhay. First time that I saw this girl, na in love agad ako sa kanya. Nabighani ako sa taglay niyang kagandahan. Ang bait kasi niya at masaya siyang kausap. Minsan pag nagkasabay kaming lumabas galing sa work, ang saya-saya ko parang buo ang araw ko. Minsan niyaya ko siyang kumain sa labas at lahat ng gusto niya ay binili ko. Dahil nga, unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Dumaan pa ng maraming araw at palagi kaming magkasama, nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Sobrang gusto ko na siya. Dahil doon, napagdesisyonan kong manligaw na sa kanya. At hindi naman niya ako binigo, sinagot naman niya. Ang saya ko nung mga panahon yon, naging masigla ang araw ko tuwing pumapasok ako sa aking trabaho. Dahil nga nakikita ko siya araw-araw. Pagkalipas ng mga buwan at araw, may bago kaming naging kasamahan na isang matangkad at matipunong lalaki. Sa hindi ko inaasahan na nagustuhan na pala ng aking girlfriend ang bago naming kasamahan sa trabaho. Akala ko okay pa kami dahil sa pagkikitungo niya sa akin. Pero hindi ko inaasahan na naging sila na rin pala ng bagong pasok naming kasamahan. May isang pagkakataon na nakita ko silang sobrang sweet. Hindi ko natiis. Nilapitan ko ang aking girlfriend at sinabihan ko siya, "Di ba girlfriend kita?" At sinagot niya ako, "Bakit? Naging boyfriend ba kita?" Hindi ko inaasahan na ganon ang trato niya sa akin. Na mga panahon yon nakaharap ang kanyang bagong nobyo. Alam mo, Miss Pretty Kay, sobrang nanghina at nang lumo, nang liit ako sa aking sarili. Dahil sa pangyayaring yon, parang wala na ako sa sarili. Na hindi na ako pumasok sa trabaho. Tatlong araw na akong nag-absent. Wala akong ganang kumain dahil sa sobrang pagmamahal ko sa aking girlfriend. Parang tinapon ko na rin ang aking buhay. Nag-resign ako sa aking trabaho, naghanap ng iba para makalimutan ko na ang babaeng sumira sa buhay ko sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Lumipas ang ilang araw at unti-unti ko na rin siyang nakakalimutan. Napagtanto ko sa sarili ko na hindi pala dapat 100% ibigay ang pagmamahal mo. Magtira ka rin sa sarili. Lumipas ang ilang panahon, Miss Pretty Kay, nakatagpo ako ng panibagong pagmamahal. Hindi man sa isang babae
Pero ang pagmamahal na ito, nakikita ko sa kapwa ko lalang. Alam kong maraming question, maraming tanong. Pero dito ko nahanap ang tunay na kaligaya. Sana huwag niyo kaming husgahan. Sa totoo lang, nakita ko kung sino ang nagbigay ng tunay na pagmamahal na walang kapalit at diskriminasyon. At hanggang ngayon, 3 years na kami sa aming relasyon. Hindi ko masasabi na ako'y isang bakla, pero umibig ako ng isang bakla na walang pag-aalinlang. Dito ko rin nakita kung gaano niya pinahalagahan ang aming relasyon. Proud siya sa akin. Sana Miss Pretty Kay, panghabang buhay na ito at sana kami na forever. Nagmamahal, Ryan Larraga. By the way, please subscribe my channel, our YouTube channel, Ryan Larraga Channel. Jace Smuel Star, Jemuel pala ang taong minahal ko at kasama ko sa buhay. Mabuhay po at salamat. Maraming salamat, Ryan, sa pagbahagi ng iyong buhay pag-ibig dito sa Love Letters. Tama yung sinabi mo na hindi dapat magbigay ng 100% ng pagmamahal. Dapat magtira din sa sarili. Dahil kung anumang mangyari, madali kang makamukuan. At sa kasalukuyang pagmamahal mo ngayon, sa kasalukuyang buhay pag-ibig mo, ito ang masasabi ko. Hindi kasarian ang magdidikta ng kahusayan at kahinaan sa loob ng lipunan. Dahil lahat ng tao'y malayang isinilang na may pantay-pantay na dangal at karapatan sa anumang magpapasaya sa kanya at sa kasalukuyan. Meron kaming isang awitin para sa iyo. Sana magustuhan mo, Ryan, at sa ating mga viewers ngayon.